Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Ikan po natin ang ating palatuntunan Kamaong Asero na napapanood po ng sa bayan sa Liner News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Bago natin ipasok yung ating mano-mano segment, batiin natin ang magandang hapon din si Ginoong Alberto Espina Hinavey. Magandang hapon po ka Errol. At yan, sila, sino-sino pa? Maraming nanonood. Mga kaibigan, standby po kayo at kakausapin po natin si Sir si Senador Danny Roleda. Ayan. Isa pong professional na tao at nangangarap po na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kausapin po natin sa ating palatuntunan dito po sa Kamaong Asero. Meantime, yung ating survey question, pwede nyo pong sagutin. Ano po? Kung ngayon na ang halalan, iboboto nyo po ba sa pagka-senador, sinasap Bongo? Dating PNP chief, naging Bucor head pa, Bato de la Rosa at Francis Tolentino, mga kaibigan. What do you think? No? So, yan po yung ating survey question. At habang patuloy po tayong nananawagan ng tulong sa tayuda po sa Mission Tabang Tugang natin. Ano? At sana po'y marami tayong malikom na donasyon nang maiabot po natin sa ating mga kababayan sa TVLBY. Alright. Andy Forlales, ang sagot niya sa ating tanong, hindi! Pasigaw, yan daming exclamation mark. Randy. Cool. Keep your cool. Sagot niya, hindi! O, kayo po, ano po ang inyong sagot? Kung ngayon na po ba ang halalan, iboboto niyo po ba si Sap Bongo, Bato de la Rosa at Francis Tolentino? Kayo po ang aming tinatanong at dito po sa atin ay we are a political, we are non-sectarian, we are non-religious. Dito po sa atin, pagbalita, ibabalita natin. But the most important thing with what we are doing here is the general public interest. Kami po ang bibig, kami ang tenga, kami ang mata ng publiko. Si Errol Dakabe, ang Kamaong Asero. Ayan, Senador Danny, pakisagot po ng telepono at tinatawagan ka na ng Leader News Philippines Kamaong Asero. Maubos ang ating oras sa ayan, ala, siya sige. Sayang, sayang ang pagkakataon. Bernard, baka nanonood ka, pakitimbrihan mo si Senador Danny. Hindi niya masagot-sagot yung ating tawag, ano? It's a phone pots interview kasi nasa Sambuanga yata si Senador Roleda na nice nating matanong ng mga bagay-bagay. Kasi alam niyo po, ang ating mga kababayan ay siyempre may karapatan na kilalanin. They have the right to know all these people, the candidates. I'm referring to the candidates who are offering services or applying for a job as a senator sa ating mga butante, no? So ayan. All right. Meantime, so habang hindi pa sinasagot ni ano, puntahan nga muna natin yung detalye po muna ng ating mga balita, no? Nilinaw po ngayon ni Presidential Anti-Corruption Commission PACC Chairman Dante Jimenez na hindi po lingid sa kaalaman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang imbestigasyon nila sa sekretaryo. Ayon po kay Jimenez, noong nakaraang taon pa raw, alam ni Bello ang hinggil sa pagbusisi ng PACC sa kanya. Ayan.
Sa isang panayam o pahayag, sinabi po ni Bello naman na wala raw siyang alam hinggil sa naturang investigasyon sapagkat wala naman daw siyang natatanggap na kopya ng anumang reklamo laban sa kanya. Ganun po man, handa naman daw siyang harapin ang anumang investigasyon ng naturang ahensya. Sa kaugnay kita mga kaibigan, handa nga daw siyang harapin. Si Bello ay handa nga daw harapin ang anumang sasagawang investigation ng PACC. Tiriyak po ni Bello na matapos sabihin po ni Commissioner Manuelito Luna na isa siya sa mga iniimbestigahan. Ganun pa man, may sinabi po ang kalihim na wala daw siyang kaalam-alam sa ginagawang investigasyon ng PACC. Yan. Alam niyo po, in the title itself, the name itself of the agency, Presidential Anti-Corruption Commission. Well, sabi, the moment na ikay iniimbestigahan sa issue ng korupsyon, there's really something going on sa mga hindi nakikita po ng mata ng taong bayan. Ano? So, kaya purposely, yan pong anti-crime, anti-corruption commission ay nilikha para nga po tiyakin na ang mga napagkakatiwalaan ni Duterte ay hindi po nagsasamantala sa pwesto. Ayan. Si Cal, yung dating DOJ secretary, tinanggal na, di ba? Sangkaterba pong issue ng mga lagayan ang narinig po natin. No? Kaya't, yan, pinagpatsyal-patsyal na ng Pangulo, pinalitan ni Guevara. No? At si Labor Secretary naman ngayon nakasalang. At meron pa raw si Piñol ng Agriculture Department. Bagamat siya daw po ay nagkusang nagpa-lifestyle check kasama pala sa mga gabineteng iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ano ho? As promised, mukhang nasa linya na natin po si Senador Senator would be Danilo Dan Roleda. Makausap po natin sa ilang mga tema na may importansya po sa kaalaman ng ating mga manonood na po. Live sa ating palatuntunan. Alright, nasa linya na po natin mga kaibigan si Sir Danilo Dan Roleda, ang isa pong senatorial candidate natin sa darating na 2019 senatorial elections. Senator Danny, Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon, sir. Ay, magandang hapon kasamang Errol at mga nakikinig ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Dan Roleda, inyong kaibigan. Salamat sa pagkakataon. It's our pleasure to have you, Senador. No? At tayo po'y napapanood. Salamat. Napapanood po tayo ng napakalawak sa Pinoy Extreme Channel nationwide at sa ating digital platform worldwide. Pinanunod po tayo ng ating mga kababayan. Senador, opo, yes, ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit naisipan po ninyong mag-file ng kandidatura sa pagka-senador? Alam yes, mo, sir. Madalas yan mga tinatanong ang... Yes. Ang tanong kasi parati dyan, pagmamahal sa bayan at passion natin yan. At tiyatawag nating calling yan, parang destiny yan na dadala tayo doon ng landas natin. Uh-huh. Parang isang bagay na dapat natin gawin para maging maayos ang buhay ng Filipino at maging matugunan ang mga pangailangan. So, kasi I've been in public service for the past 30 years. Ako'y naging konsyal ako ng Maynila, nag-congressman ako, naging kabinete ako, at talaga ang buhay ko ay nailaan ko na sa public service. Kaya itong pagtakbo ngayon sa senador is para pagpalawak pa ng servisyo yung mali kong gawin sa mamamayan. Apo, apo. Oo. Medyo andap ang mga tao, senador, sapagkat marami na raw po ang nagbubutas ng bangko sa Senado. Anong kaibahan ng Senador Roleda, sir?
Alam mo, totoo yan. At kailangan natin kasi iangat ulit ang paniniwala at ang pagtitiwala ng mamamayan sa public servant. Yes, at ito, kagampan na talaga natin, papakita natin sa ating mga kababayan ang isang totoo at tapat na paglilingkod na may tiwala sila. Pero sinasabi ko parati kasama Errol na if you want better leaders, kailangan you should become better voters. Kasi ang lahat ng napupunan natin mamamayan na mga walang ginagawa di pinagkakatiwalaan ng mga naglilingkod ay dahil naman sa binoto natin din naman ngayon. Kailangan itong eleksyon na ito ngayon na hindi lang dapat abilidad ang ating titina kundi kredibilidad at integridad. Ngayon, ang isang politiko katulad ko na tumatakbo, maging maayos kami kung ang mamamayan ay parating na sa likod namin at ang gumawa naman nagbabantay at itrato kaming totoong public servant. Hindi kami artista, hindi kami sikat na tao, kundi isang naglilingkod lamang sa bayan. So ito talagang give and take kasi yan na issue na kung ang mamamayan ay itatuhin kaming public servant, nag-public servant talaga kami. Pero pagtatuhin kami para kaming boss, mayaman, mataas na tao, inaging ganun din kami kasi ang trato ng mga tao sa amin. Kaya itong mga paglilingkod sa bayan, kung gusto natin mapabago talaga, magbago muna ang pamamaraan ng pagboto rin. Nag-umpisa ito lahat kasi kasamang Ero sa pagboto. Sino bang binoboto natin? Diba? Kasi doon nag-umpisa lahat yun. So ako ngayon, aking kampanya, pati ko sinasabi na lahat naman kami may kakayahan ng mga tumatakbo. Nagkakaiba kami sa ugali, nagkakaiba kami sa integridad, kredibilidad. Ngayon, hindi ko pwede sabihin mabuting tao ako. Kasi lahat naman tayo may karoon kainaan. Pero pwede ako maging malakas kung nandyan kayo sa likod ko. Kailangan magsama-sama tayo. Apo. Marami kasi sa eleksyon, kami mga kandidato, magaling magsalita, magagaling magmangako, magsabi. Kung nasaan ang integridad namin. Apo. Integridad naman namin, masusukat nyo naman sa aming background. Yes. Pag-aralan nyo kami kung sino, kung saan kami pinanganak, saan kami nag-aral, ano bang ginawa na namin bago tumakbo pagka-senador, ano bang naging record namin sa public. Diba? Doon kami makikita ang aming katapatan. Kasi makikita doon kung kami ba'y nararapat na inyong paglingkuran, pagkatiwalaan para maglingkod sa inyo. Tama. Kaya ito ngayon, marami ako, gusto ko kung God willing at pagpalain tayo maging senador, ipapakita ko yung naiibang paglingkod na ang aking kasi modelo dito, ang Jesus natin, Panginoon natin, na talagang like si St. Francis, no, talagang servisyo na hindi pang aking sarili, kundi talagang pangbayan na hindi ako kikilalanin mataas na tao kundi isang tagapaglingkod sa mamamayan. All right, to be specific, Senator Dan, what can you offer when the people will give you the opportunity to serve as senator? Yes, alam mo ito si Dan Rueda, kaya sinabi akong kaibigan kasi ako hindi ako nakakalimot sa mga pangako, mga katungkulan at bilang kaibigan, parati ako nandyan at lalapitan. Ang aking pagtutunan na pansin sa 30 years ko sa public service since 1992, ay yung kakulangan ng ating mga deliveries ng basic services. Masyado kasing basic na siguro nakakaligtaan at nakakalimutan gawin ng ating mga nakaraang mga naglilingkod dahil matatayog at malalaki ang proyektong gustong gawin. Kaya gusto ko lang ituon sa 5 basic services na which I think kung nagagawa natin ay makaangat sa antas ng pamumuhay na bawat Pilipino. At ito yung liman, ito yung tinatawag na food distribution, yung shelter, livelihood, primary healthcare, tsaka primary education. Sa maiksing mga paliwanag lang, yung ating problema sa food distribution, eh distribution nga. Marami tayong ayuda at tulong binibigay pamanaan sa pagpalawak at papalaki ng mga tanim, ng mga produkto, pero wala naman tayong distribution system. Kaya may kita mo, na ating mga magsasaka, mga farmers o mga food producers, may problema kung saan dadali ng produkto. Kaya minsan nasasayan, nabubulok, at nakita mo na sa kalsada. So, then they don't have the incentives na padamihin pa ng produkto dahil walang distribution system. So, ang panukala ko, yung local government, no, kailangan magkaroon ng libreng distribution na they go out of the city, the central, or kaya municipio, they go to the farm and pick up the goods doon sa central market. No, at doon, mawala pang middleman na problema doon dahil tinatangka sa presyo. At magkakaroon ng inspiration ng mga food producers na mag-produce pa ng marami dahil mayroon na silang merkado o palengke na paglalagyan na mayroong ayudang pamalaan sa pagpadala at transportation. Right. So, ang problem really is food distribution. Doon naman sa shelter, alam natin na tayo-tayo ng mga bahay na hindi naman tintiran at kahit puntan, umaalis kasi malayo isang probohan at hindi angkop sa kanilang mga
mga lugar na dapat nila pagsabawaan sa eskwelahan. Mm. So gusto ko yan i-devolve into local government kasi local government, they know better kung saan dapat ilagay mga bahay. Mm. So ang pera ng HADC, ng NHA, no, na ibig lahat yun, eh, dapat i-devolve natin sa local government para sila ay may alam na kung saan dapat kayo ng bahay. Mm. Para ito pa, ang migration natin to the urban centers, mapupunta pa sa countryside na meron tayong mga pabahay na malalat na magagamit nila na sangayon sa pangailangan nila bawat pamilya sa lugar nila. Yeah. Nung doon naman sa livelihood, ang livelihood kasi natin masyadong malawak ang term. Mm. So I will again develop that. I want to create the local livelihood cooperative office in every locality municipality which will require amendment to the local government code na ang bawat lugar kasi kasamang Erol ay alam nila kung ano yung pwedeng magtagumpay, maging successful na mga industriya o negosyo sa bawat lugar. Right. May data lahat ang munisipyo. So kung ako ay gusto ko magtayo ng livelihood o kooperatiba, punta lang ako sa munisipyo, parang minu, pipili lang ako, kompleto na. At tutulungan ka para alagaan ka, para ang pera na binibigay sa iyo, hindi masayang at tumalago ang negosyo. Mm-hmm. Dahil lokal ang pamamahala, lokal ang implementation, lokal ang mga lahat ng tao, nandun lahat ang pangailangan. And then, if you're able to do that in the 1,400 cities, municipalities, imagine we will create a very active domestic trade. Kasi bawat lugar ngayon ay may kanya-kanya ng special product na naangkop sa kanilang mga available resources in the area. Pang-apat naman, yung primary education, meron tayong K-12 pero it's only 5 years old up. Mm-hmm. Meron tayong early education act pero wala naman tayong facilities or services na ginawa. So I want to make a law that will make it a policy na lahat ng daycare centers natin alisin sa DSWD kasi dapat ang namahala dyan, DepEd. I want the early education to become part of the formal education, not as a social welfare function. Kasi the social welfare function, they define the early education as for abused, neglected, abandoned children. Eh, ang ating namang pre-education is not only abandoned, neglected, abused children, but itong mga bata na gusto mag-aral ng play school. Eh, mahal-mahal ng play school. So that's why ang ating K-1, pagpasok, hindi handa ang ating mga kabataan para pag-aralan ang mga tinuturo kasi hindi handa dahil first time lang sila nakarinig ng ABC 1-2-3 kasi wala tayong pre-education. Uh-huh. So I want the early education or primary education to be established at 3 years old na maging barangay base at under DepEd na libre sa mga mamamayan. Ayun. Para ang bata natin ay maaga pa natututo na papatid ng K-1, formal education talaga sila. Tapos yung panghuli, ang ating primary healthcare, yung ating barangay health centers kasi natin, marami. Kaya lang, nakaupo lang doon, walang facilities, walang servisyo, at naghintay lang kung sino pupunta. Ang gusto ko gawin kasi, ang modelo natin sa Indonesia, ibang bansa, ng ating primary healthcare, mga barangay centers, health centers, sila ang lalabas araw-araw po sa bahay at titingin ng mga health ng kabataan, ng mga misis, ng mga may sakit, patatanda, senior citizen, para maging proactive. All of this will require cost funding. Pero marami naman tayong pera na pwede natin pagkukunan kasi existing naman ang mga funds. Ang paggamit lang ang kailangan. Ngayon, marami tayong ginagawa na ganyan. Hindi naman sinasabi kung wala. Kaya lang walang batas. So pauso-uso lang. Kaya maalala mo, no, tayo ng Secretary Fabier, bawal magkasakit. Nung nawala siya, pwede na magkasakit. So, ang mga programa noon ay nakadepende kung sino ang nakaupo. Ngayon, gusto ko na kahit sino nakaupo, ang programa is a policy, is a law. And then, ang batas na gagawin natin kasama Errol, nakadetalya how to do it para wala na masyadong discretion yung mga nasa pamalaan kung paano gawin para hindi mapolitika. If you define the law on how the service are rendered, they have to follow the law. Saka ang mga mamamayan, alam nila expectations kasi nasa batas kung ano dapat gawin, they can demand for it. They can demand for the services. So I will focus on these 5 services. At yung may extra ako panukala na yung sa mga minimum wage, gusto ko gawin independent sa profession. Kasi halimbawa, ang nurse naman, hindi pwedeng ang basic minimum wage na ang pareho sa janitor. Diba? Kailangan bigyan natin ng kaukulang respeto ang bawat profession para hindi pareho minimum wage ang janitor na hindi na sa pagmamaliit. Kunwari, na nagkataon, wala pinag-aralan, so janitor siya, kasi yung kaya niya. Pero kung isa, kung ikaw nurse naman, medyo itaas natin ng konti ang basic mo kaysa dun sa janitor. Para naging parang akma at Hello, sir. Putol yung ating linya kay Senator would be Danilo Dan Roleda. Saglit tayo, balik natin sa linya.
Hi, sir. Naka-monitor pala sa atin ang ating founding chairman president ng Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago. Ayan. Thank you, Tay, sa panonood. See you tomorrow. At balikan natin si Sir Dan, Senator Danilo Dan Roleda. Sorry, sir, naputol po tayo. You were saying that gusto mong ayusin yung minimum wage system natin. Yes. Ayun, no. Yeah, kasi ako, I agree ako dyan sa idea mong yan. Maganda yan. Kasi kailangan kasi i-gawin nating level yung kakayahan ng mga manggagawa sa kanila pinagandaan, pinag-aralan, pinag-sertifisyon na may tamang silang minimum wage na angkop sa kanilang profesyon. Tama. So kailangan magkaroon talaga ng leveling ng minimum wage based on the profession. Tama. So siyempre, mahabang usapin yan, pero magandang panukala yan na sana magkasundo. Dahil iba-iba naman din ang kita ng kumpanya base din sa kakayahan ng mga empleyado. At ako, as I mentioned, bago tayo naputol, na I want to focus on these basic needs kasi naniniwala ako sa mga ero na pag ito natugunan natin basic needs, naging kampante, hindi kampante, Tagalog yun, na maging relax, maging naging mga panatag ang kalooban nila dahil ang mga paunay pangailangan nila ay nandun at mayroon na binibigay natin. Tiyak na maibibigay. Marami pa tayong mga programang gagawin, pero we have to really start from scratch kasi napabayan talaga natin mga basic needs. Puro tayo matatayog malalaking programa pinag-usapan na hindi na pag-usapan ng maliit na bagay. Yeah. Kasi anin ko yung magandang skyway, magandang sementong kalsada. Uh-huh. Pero pag walang sinelas, mainit tapakan ng semento. Tama po. Kailangan bigyan natin muna ng sinelas para magamit naman ang progress ng ating bansa. Tama po. No complication, no complicated legislations. Back to basic, ika nga. At, basic lang. And this would require a lot of amendments to the local government code. Mm-hmm. In fact, kung I will expand my discussion, yung mga panukala sa federalism, marami naman doon na pwede natin gawin amendment lang to the local government code. Agree. Pero kung ano mga ganda mga provision federal na hindi pa kaya gawin dahil masilimuot at mahirap ang proseso, madali, amendment to local government code lang. Magagawa natin kagad ang mga pagbabago pagpalakas ng local government. Tama. Sa autonomy nila. Tama po. All right. Okay, so nanonood po Senator Danny, ang mga viewers natin sa Pinoy Extreme Channel, sa Kamaong Asero, sa ating digital platform. May nice po ba kayong mensahe sa kanila na nice po iparating? Salamat sa mga nakikinig at mga nanonood. At ito si Dan Roledan, yung kaibigan. Ay magsama-sama tayo ngayong halalan sa Mayo 13, 2019. Simulan natin ang pagbabago sa sarili natin na sa pagpili natin ng ating mga kandidato ay ating piliin yung sa puso natin sa pagdasal natin ay nararapat na maglingkod sa bayan. Kasi yung pagbabago nating hinihingi ay nag-upisa sa atin. Kung tayo magbago sa pagpili, magbabago din ang mga naglilingkod. Kami naman na mga tumatakbo ay mayroon din isang puso na magsilbi sa bayan. Pero kami naman ay inukilatisin kung kami nararapat ng inipagtitiwala. Para kami naman magkaroon ng inspirasyon. Pag kami inahalal, naging senador, alam namin na dahil sa inyong tiwala lamang at kailangan namin suklian, hindi namin biguin para maging maayos ang panunungkulan at maging maganda ang bansa at bayan natin para sa kabutihan. Kailangan kong inyong tulong, kailangan kong magkaisa tayo. Ito si Dan Roleda, inyong kaibigan, nagdadasal na sana isamahan niyo ako sa ating misyon, sa ating layunin na mapaganda ang buhay na bawat Pilipino. Very well said, Senator Dan. Kumusta ka raw ni Tatay Doming Cañero ng Hukbong Federal na nanonood sa atin, no? Magandang hapon. Salamat. At salamat sa inyong mga tulong at suporta. Kayo isang blessing sa akin at inspirasyon. Pagpatuloy ko ito, gano'n man kahirap ay gagawin natin at mangyayari para kakabutin ng ating bansa at bayan sa pangalan ng ating Panginoon. We wish you all the best, Senator Dan. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Salamat. O Dan Roleda po, inyong kaibigan, at God bless you all. God bless you too. Thank you. Kaibigan, Danilo Dan Roleda, ang inyo pong napanood sa ating palatuntunan sa ating segment na Mano Mano. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so sige. Mga kaibigan, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, overtime na po yata kasi tayo, makakapag-send tayo ng mabilis sa kabilang himpilan. Ano? Nais ko pong ulitin ang ating panawagan. Ulitin natin ang ating panawagan na Kuyang Clarence sa ating mga manonood. Ano?
Kami po ay kumakatok, patuloy na kumakatok sa inyo pong mga ginintuang puso, no? Tulungan niyo po ang ating mga kababayang na biktima ng flash floods, landslides. Sa bayan po ng Tiwelbay, 15 po ang patayan, ho. At meron pa pong 6 na nawawala. Nais po nating umalalay sa mga pamilyang naiwan, mga nasalanta. So, patuloy kaming nakikiusap po sa inyo. Iabot po natin ang mga kamay ng tulong natin. And we assure you, mga kaibigan, na yan pong mga tulong po ninyo ay makakarating po sa mga kababayan natin doon. Again, tayo po ay nagpapasalamat sa Montalban Bonsai Society, represented by, I'm not just sure kung si Sir Tito Poras ang presidente, ano? For the 10,000 pesos pledge. At another 10,000 pesos pledged by Sir Philip Dacoco. Thank you sa mga magagandang lalaking ito. Actually, ang target po natin eh, kunti lang naman target po natin na malikom. Ang target po natin na malikom ay 300,000 lang po, no? At with that amount, marami na po tayong magagawa na tulong sa ating mga kababayan. And we have more than a week to go, no? Kasi 19 po yung ating landing sa Sugod Tiwalbay. So, patuloy pong ating panawagan. Congressman Bert Hashimoto ng 3rd District ng Tarlac. And so, sana makasama natin. Salamat sa MCBO, Bonsai Society ng Montalban, PMI, Heroes Alliance, ano pang kasama natin? Ha? PMI, MCBO, Heroes Alliance, Bonsai Society ng Montalban. At UGS, United Goal Sports. Ayan, yan pala ni Tol Edmond. William, sorry. Tol William. Ron. Ron. Sige, bukas ang ating coverage, by the way, sa prosesyon ng itim na Nazareno. Gagawa natin ng paraan yan kung paano. Pero paumanhin pala sapagkat meron akong napaka-importanting meeting sa umaga po sa may Quezon City area. As early as 8 o'clock ay nandiyan ako sa may Quezon City for a very, very important meeting. Sa ngalan po ng ekonomiya po yun, ekonomiya nating lahat, pagpapaganda po ng Leader Knows Philippines, ng Kamaong Asero Program at ng tropa natin. Ha? Ha? Yung tanong sa bayan, may sumagot? Ano bang display mo nga rito? Ay, ipasa, ay, may... Oo, aglit ha. Kaya pa ba natin ihabol yan? Mali ang send ko. Alright. Ha? Sige, sige. Basahin ko ito. Yung sagot sa bayan. May sumagot sa ating phone number. Ang sagot niya po rito, tatlong text niya. Text ito ha, Clarence. Hindi ko ibuboto yun, mga tuta ni... Grabe itong ano ha. Okay lang ba itong basahin ko? Opinion niya to, di ba? Dito sa amin, wala. Opinion ito ng taong bayan, ha? Kasi, pag yes, yes, babasahin. Pag no, no, babasahin natin. In toto, hindi po namin ito gawa-gawa, no? Ang sender po ay, ang last 4 digits ng number ay 6449. Yan. Hindi ko iboboto yun, mga tuta ni Gago at Bastos na Duterte. Yan ang sabi niya, ha? Clarence, ha? Hindi ko iboboto yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Oh, yan. Paulit-ulit. From Father B. Bautista. Yan ang sabi. I don't know kung totoong pangalan niya. So anyway, ganun po tayo rito, no? So malayang pamamahayag po tayo. But of course, hindi po natin ginuglorify yung mga ganong salita. Matalinong talastasan ang gusto po natin. So mga kaibigan, bilang pangwakas, balikan natin ang mga isyong tampok sa ating palatuntunan sa araw pong ito. DOJ Secretary alam na iniimbestigahan o ang imbestigasyon sa kanya ng PACC ayon kay Jimenez. Kasong isasampa ng PACC, haharapin daw ni Bellio. Bagamat kusang nagpa-lifestyle check, pinyol kasama sa mga gabineteng iniimbestigahan.
Lalaki nagpasagasa sa bako, patay sa Cebu. Nanaksak naman ang lalaki sa loob po ng bus. Patay din ang mang-agaw ng baril ng pulis. Bitak sa landslide na nadiskubre. 1,000 katao po ililika sa buhi, Camarinesur. Mayor Baldo, pinagplanuhan ding patayin daw ang Yumaong Mayor House siya ng Daragalbay. At Makabayan Block, kakasuhan ang mga pulis na magsasagawa ng profiling laban sa ACT members. At sa ating tanong sa bayan, kung ngayon ang halalan, iboboto nyo ba sa pagkasenador sina Sap Bongo, De La Rosa at Tolentino? Ayan, tuloy-tuloy ang balitaktakan sa ating ano. Ayan. Hindi ko muna sasagutin yan kasi hahayaan ko po yung mga botante ang sumagot, ano? Ayan. So, hindi muna kami sasagot dyan. paumanhin. Sabagat ang nais po natin tanungin ay kayo pong mga manonood po sa atin. Sakalan po ng buong pwersa ng Leader Notes Philippines sa News and Current Affairs, Operations Creative and Live Streaming, ang ating palatuntunan po ngayon ay pinalilipad ni Florence Ondaya. At salamat po sa ating mga katropa ho sa Pinoy Extreme Channel. At sa inyo pong lahat, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Lacami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.